Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umulad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ang Galing ng Pilipino. Basta may diskarte, panalo! Panalo! Kasama si May Valle Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Duplito. Sila ang magbibigay sa atin ng mga panalong diskarte! Panalong diskarte! Magandang umaga, Manila! Ang hinihingal na beshi. Happy Sunday, everyone! Manila, Cavite, Calabarzon. Ano pa ba ang coverage natin? Para sa inyong lahat, I hope you are happy and dry nitong umagang napaka-maulan. Hindi daw akalain ni Ate May na uulan okay, ngayon. Okay, ito naman itsura ko. Kaya hindi naman umuulan. Pang mainit po yung suot niya. Pero sana kayong lahat ay naka-jacket. Kung nauulanan man kayo, sana ay nakakapote. Papunta dito, napakarami kong nakikitang nagmumotor. So yung mga nagmumotor po dyan at nakikinig din sa atin, hello, hello, hello sa inyo! Galing nun ah! Oo, nakikinig. Oo, kasi naka-YouTube sila. Tapos naka-monitor, di ba? Habang umaarangkada, pero sana po kayo ay safe. Yes. Dahil madulas ang kalsada. And everybody, it is Panalong Discard today. Panatilihin nating maligaya ang ating mga puso. It's a choice. Naks naman. At laging ibandera ang ating mga napakagandang mga ngiti. Sana nag-toothbrush tayo para masarap din ang ngiti. Shake, shake, shake it off ang mga bad vibes. Bawal yan. And nega sa buhay, bawal din yan. Don't worry, everything will be alright. Ako po ang inyong kaserbisyo, ang financial beshi ng bayan, Salve Duplito, hinihingal pa din. Oo, grabe. Ang galing nun, ha? Ang galing nung segue ng pagdating mo. Kung nakita niyo lang siya. Okay. Diba? Pero kinaya ko naman. Oo. Medyo hininga lang talaga ako. Ibig sabihin, kaya mo pang mag-marathon. Okay. Welcome po sa programang Punong-Puno ng impormasyon at nagbibigay ng impormasyon kung paano pangangalagaan ang inyong mga inipon at kinitang kaperahan. At para umangat tayo sa buhay, kailangan natin ng push. Pagpupursige, sabi mo nga yung mga nagmumotor, yung mga riders na yan. Yeah. Mag-ingat kayo kasi madulas ang kalye. Oo. Pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Ako naman, ang inyong kaserbisyo, ang inyong practical moms. May Valia Ceniza, welcome to Panalong Diskarte. Diba? Happy vibes lang talaga tayo dito pag Sunday morning. Mm-hmm. Morning ng kasiyahan, kakwentuhan, kamaritesan. At pag-aaral tungkol sa ating mga financial. Kaya wag na wag kayong aalis. Dahil lagi magandang usapan natin pag Sunday. Wag nyo itong mamimiss. Sino may ayaw ng pera? Sino ayaw lumago ang pera? Sino ayaw na trumiple o ina ilang thousand folds. Wala tayong pinapromise. Wala tayong pinapromise. Nasa diskarte nga. Yan! Diba? Kaya dito natin yan tinuturo. Sinong gusto na every time may nagme-mention ng word na diskarte ay sasayaw kami ni Ate May! O may pasayawan din po kami dito. Mga kaserbisyo, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Ang radyo sa Istrenta ay napapakinggan sa 630 kHz sa AM band. Bumalik na po. Pakikwento na sa mga kamerites. Meron akong accent today. Okay. At sa bayang napapanood sa teleradyo serbisyo. Sundan din po kami sa YouTube, mag-subscribe at panoorin po kami sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. At welcome po rin dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa mga pag-uusapan natin ngayong araw ng Linggo. Maaari kayong mag-send ang inyong mensahe at mga questions sa ating Viber number 0919-278-3000. At babasahin namin yan maya-maya at maya't maya. Nang hindi hinihingal. Nainis ako, bakit hindi ako naka-jacket, umuulan yun. Oh, gusto mo? Huba rin ko na to, tapos ibibigay ko na sa'yo. Wow. 80 days na lang, ako na to, 80 days na lang at Pasko na. Are you ready? Kapag-shopping ka na ba? No. Hindi. Kasi no. January pa lang, nag-shopping na siya. Unti-unti, yan ang strategy. Yan discarte! Ang discarte! Sayaw. Oh, di ba? Simulan na rin ang bigayan ng mga Christmas bonus.
Pero tuwing Christmas season, parang mas napapalaki din ang gastos. Mula sa pagbibigay ng regalo sa mga kamag-anak, kaibigan, ka-opisina at mga inaanak. Budget sa pag-attend ng mga parties at reunion at ang handa, syempre, at kung ano-ano pa. Kaya dapat pinag-iipunan siya kasi kung hindi, iyak ka ng January. Huwag laging add to cart. Para may sarap yun eh. Wow, laking baliktad eh. No, ako na po yung, ikaw yung practical mamshi. Ikaw yung pinipigilan ko na. Dapat ikaw yung financial beshi. Aminin ko naman kasi talaga masarap mag-shopping, mga beshies. Press ng like dyan sa baba. Kung may kung pambayad, kung may naipon. Ay, ang galing. Diba? Ang galing na aking mamshi. Oh, ang tanong. Ang lagay eh, uutangin. Meron kasing diba, pay later. Oo, madami na ngayon. Ang pag-usapan, alam mo, maganda nga topic yan for future episodes. Ang tanong, ano ang diskarte mo sa pag-manage ng iyong Christmas bonus? Meron akong ano dyan. Akala ko, meron ba tayo, no? Hindi, yung Christmas bonus, paano yung si Tita Lina ho, Tita Nona Damian, hindi na nagbo-bonus siya dahil retired. Pero I'm sure binibigyan niya ng mga anak. Na napakagaling at napakabait dahil ang galing talaga nila magpalaki. So ano nga ba ang diskarte mo sa pagmamanage ng iyong Christmas bonus? Ano nga ba? Hello? Anong diskarte? Anong gagawin ninyo? Anong diskarte po? Hello? Okay. Ayan, may say ka dito, kaya ipadala na sa amin ang iyong diskarte sa Teleradyo Viber line na 0919. Babagalan ko para 0919. May mga saltik yung mga host ninyo ngayong araw na to. 278. Kayo naman! 3000 3000. Ayan, yan po nangyayari pag kumakaripas ka ng takbo galing sa sasakyan papunta dito sa studio. Kailangan huminga. Sa Teleradyo YouTube channel at babasahin natin yan mamaya, hihintayin namin ang iyong mga tanong. O yan ha? May say ka dito. Yan, may say ka dito. Lahat, yan ang bago nating segment, di ba? Na gusto natin may interaction. Tama. Okay, magbabalik ang partners ninyo sa negosyo. Nadala ay impormasyon at inspirasyon para sure ang asenso dito lamang sa Panalong Diskarte! Si May Valya Ceniza at Salve Duplito magbibigay ng mga panalong diskarte. Start them young. Hindi lang yan para sa pag-aaral o sa ibang bagay, kundi pati na rin sa financial literacy. Sa mga edad kasi na 13 to 18 years old, parang ako, ito na ang panahon kung saan nagsisimula ang ating mga teenagers na maging independent. Kaya essential din na maging maalam sila sa pag-handle ng kanilang pananalapi. Meron pa bang gumagamit ng word na pananalapi? Ako hindi na. Sa kanilang kapera. Ganun kaperahan. Na lang. Kaperahan. O pa-gensi tayo, kunwari. Ano? Ano money. Alamin po natin ang mga paraan para maayos nating maturuan ang ating mga teenagers ng tamang paghawak ng pera. Pwede rin naman tamang paggastos, di ba? Hawak, ganun talaga. Kaya life is papasok palabas. Yung pananalapi. Tama. Pag-iipon at saka yung spending habits. Right, right. Makakasama po natin ngayong umaga si Janelle Sekitin. Tama ba ang pronunciation ko? Isang registered financial advisor. Advisor ba to? Planner. RFP ka ba? Mic. Sabi ko nga, tinatanong ko lang naman, tinatanong ko, nagchichikahan lang kami. So because RFP is an actual designation, ano, yes, registered license. Financial planner. Mm-hmm. That's RFP. You can change that with advisor, pero your advisor talaga RFA. License. Yes. Okay. So isa siyang registered financial advisor. Ikwento mo nga sa akin, ngayon lang ako nakarinig nitong RFA. Oh, kasi alam ko rin yung advisor, yung mga nagbebenta ng license. Mga license. Sinong nagbibigay insurance. Ng license for registered financial advisor? Insurance Commission, and then we have another third license kasi under SEC, which is mutual fund. Okay, gets. I don't know if they call it, is it
Sorry. License financial advisor. Ayun, ayun. Na-confuse na ako ng konti. Yes. Alright, anyway, welcome to the studio. And thank you for coming here nitong maulan. Maulan na Sunday, Ate May, na may jacket siya pero ikaw wala. Oo. Buti na hindi masyadong malamig na dito sa studio. Dati kaya maninigas ka dito. Mm-hmm. Okay. Hi! Hello, diba? Ang ganda morning. Niya. Oo. Tama, forward tama. Ka daw ng konti ayan. Sa mic. Okay. Okay na. Okay, nung intro mo, sinabi mo intro dito. Intro mo? Nung nag-intro ka, oo, sinabi mo na age, ang age bracket na kailang turuan, simulan silang turuan ay 13 to 18. Mm-hmm. Di ba pwedeng younger? Yes. Or bakit kasi 13 to 18? Kasi binibigyan na sila ng cash na ba? May allowance na po. Allowance. Usually. Kasi mas malaki ng amount ng money ang pinapahawak. Yes. Pag maliliit, hindi pa. Oh, usually baka play money pa lang po yun during those age, diba? Ako, parang nung panahon ko ganyan. Pero play ngayon parang yan. Yung mga bata, kilala na nila lahat ng uri ng pera. Ah, yes. Even digital money, alam na din nila. Diba? Oo. Okay. So, una-una sa lahat, gaano ba, how important is it na turuan sila sa tamang pagmamanage o paggamit ng pera, paghandle ng pera. Specifically teenagers, teenagers po, no? Yes. Well, there are three reasons po, no? So number one is for, para ma-prepare na sila for financial stability in the future. So for a better quality of life, kasi. Yan talagang sasabi mo. For better anak para syempre hindi ano future. Kailangan medyo mas easier di ba kasi so, 13 pa lang to 18 eh di ba sabihin nila ah, wala ano pa to eh nag-enjoy pa pero basically sa mga magulang din para mas magkaroon ng purpose yung ginagawa nila is kailangan may lalim sa end nila eh na para pag tanda ng anak ko, ma-prepare ko siya for better financial stability in the future. Now, sa mga bata, kung i-communicate mo siya sa mga bata, better na, anak, gusto mo ba pagtanda mo, makakapag-travel ka, makakakain ka ng masasarap, or let's say, anong dream house mo or dream vacation mo? Or meron ka bang dream car? Usually ako, nung bata ko, 13, 14, 15 years old, I was exposed na magandang sasakyan, yung Innova. Dati yun yung SUV lang noon, Innova, wow. Pag naka-Isuzu ka. Kailan lang yun diba? Was yung Innova? Bata pa nito. Pinoint out 28, mo pa eh. Nanahimik na nga. Nanahimik na nga ako, Ate May. Anyway. Pero di ba po dati, kumbaga sa ating pag nakita natin yung mga kaklase natin nun or mga kaibigan or kahit kapitbahay or kahit sa ibang tao na may magandang sasakyan or mas magandang bahay or mas magandang TV, parang yun yung nagiging desire ng bata na ay siya, buti pa siya meron, ako wala. Or paano ba ako magkakaroon ng mas magandang laruan? So usually, dyan mo pwedeng simulan yung pagko-communicate sa mga anak mo. Anak, gusto mo ba ma-experience ito? Like katulad ginawa ng nanay ko, pinag-travel niya kami and then nung nasa abroad na kami, sabi niya, gusto mo ng ganitong lifestyle? Sabi ko, naman, mommy. O sige, sa susunod na biyahe, ikaw na magbabayad ah. Wow, gusto mo yun. Sunod yung ticket mo, anak, yung airfare ganyan. Airfare mo. At sa'yo yan. So nagkaroon po ako ng desire to know, okay, alam ko medyo hindi to mura, so paano ko to i-afford at paano ko to mamamanage in a way na ma-enjoy ko yung pera ko at the same time, magagawa ko yung gusto ko as a responsible person, di ba? And I think nakita ko din kasi sa environment ko, sa magulang ko, how important it is to be financially ready, to be financially prepared. Kasi at age of 14 po kasi, that's why then, no? I think wala din siya kasi ang mga teenagers ngayon very matured na very advanced. Kasi at age of 14, I was exposed na yung mom ko nagkaroon ng breast cancer. I'm sorry to hear she's that. She's okay naman na po. So, yay, 13 years na siyang cancer-free. But because of that, at age of 14... Wait, shout out muna tayo kay mommy. Mother! Ayun na not si mother. Mommy! Si mommy. Gigi Sekiti. Hi, Gigi! Nelson Gigi Janelle. Ang daddy niya nandito rin. Pero Janelle is Gigi and Nelson. Mommy, we're very happy that you're cancer-free. Yes. Pagdasal natin lahat po ng nagkakasakit. Yes, kasi po. Mahirap yun sa finances din, di ba? Yes. That's why at age of 14,
na-experience ko siya. So, doon ako nagising. And a lot of, for sure, a lot of people, teenagers, have experience, have exposed to a certain ano issues in, already inside their homes. So, for sure, may awareness. At saka mga bata ngayon, highly aware. Mm-hmm. Yun po yung napapansin ko sa kanila. So, when that happened, when you were in the situation, mm-hmm. doon ka lalong nagkaroon ng desire na magkaroon, mag-ipon. Magtabi. Yes po. Kasi there was also an instant na si daddy naman naka-retrench sa trabaho. So, there was a moment na, di ba po sa company, you are provided with laptop, minsan car, and then nung na-retrench siya, natanggal yun. So, bilang innocent akong bata, kinwenta ko sa mga kaklase ko, na alam mo, nawala na kami ng ganito, ganyan. Sabi ng mga kaklase ko, so naghihirap na kayo. Yun yung, para sa mga pelikula, anak, mahirap maging mahirap. Nakikita mo ba ang mga ganon? Minsan yung mga bata can be, hindi naman nila sinasadya. Pero the words can be mean. Yes. Kung hindi napaprocess ng magulang minsan. Mm-hmm. Yung mga innocent na comments yun, nagsistick yun sa'yo. Yes, nagstick siya sa akin. So it did. Pero alam mo, ang ganda ng kwentuhan natin. Kasi para sa mga nakikinig, tama, very woke. Mm-mm. Yung mga teenagers ngayon. Yes. Kumpara nung tayo ay teenager, like, how many years ago? Let's not compute that. Pero, okay. In any generation, it is also true na, ito po ha, para sa mga magulang na nakikinig, kahit mga lola na nag-aalaga ng mga teenagers, minsan nagagalit tayo kasi parang laging short term yung pagtingin nila, hindi nag-iisip, di ba? Mm-hmm. Hindi nag-iisip sa future short term. Hindi po yan dahil masama silang tao or, you know, kulang pa sa pag-iisip because ang utak, sabi ng mga scientists tsaka yung mga doktor, ang prefrontal cortex, tawag dito yung brain, hindi pa developed yan. Yes. Kapag teenager, parang 21 pa lang, when they reach adulthood, yung part ng brain nila na kaya mag-isip about long-term or future, tsaka pa lang nagde-develop. So, huwag po natin masyadong pagagalita. 21 po yung adulthood. Oh, ako po mga 28. Sabagay, oo. Kausap ko yung anak ko kagabi. Sabi niya, when I talk to my classmates, it seems that they don't have a blueprint of their future yet. For me, I think I have. Okay. Blueprint. I have a comment. Sige na, mami. Okay, may comment ako dyan. Kasi, ganun yung physical. Mm-mm. So, the parents now serve as the prefrontal cortex ng teenager. Natutunan ko to sa isang symposium sa Cebu, yung nakalimutan ko, mag-senior moment lang ako sa tawag. Many years ago, nag-moderate ako ng isang panel discussion. Sobrang interesting. As in, meron sila general data that show na yung parents na nagsiserve as the prefrontal cortex ng mga bagets, yun yung mga bagets na marunong mag-isip about the future. So, hindi naman sila, like you. Mm-hmm. Na-process ka ng mga magulang mo, kaya nagkaroon ka ng ganun. Pero, yung mga ano po natin, as a parenting strategy, pag nakikita natin yung mga anak natin na parang, napaka-irresponsible, di ba yung mga nanay? High pitch na, magula, umaga hanggang gabi. Dahil, ano ba yan? Let's be kinder. Mm-hmm. Maging kinder tayo sa teenagers kasi sa totoo lang, hindi pa talaga structured yung utak nila to do that. Yes, ma'am. Can and you comment? Tama po yun kasi yun din yung nagiging belief ng bata, especially on the first 25 years ng lifetime ng tao. Doon na na-develop yung set of beliefs, perceptions nila. So, whatever we built at home, environment kasi is very much stronger than willpower. So yung language ng magulang natin is vital on how we make choices as we become adults. Pakitagalog. Ayun, sige, kumbaga, kung tatagalugan natin siya, yung mga choices, yung mga pinipili nating mahihirap na desisyon habang tumatanda tayo, nakakonekta siya kung paano tayo dinevelop ng magulang natin habang tumatanda. So, importante talaga ang role ng magulang na meron kang lingwahe. Nakakausap mo, na binibigyan mo ng advice. Mm-mm. Hindi naman agad sumusunod yan eh. Pero kailangan sino parang, yung magulang? Yung mga bata. Yung mga magulang, di sumusunod eh. Oh, okay.
Ayun nga. So, doon nila na-develop yun. Apo, yung diba? Programming po, yung tamad mo na. Lang, diba? Galing-galing nito ni Janelle. Grabe. Ikaw ba may anak na? Wala ka ba asawa? Wala. Single pa po. Single. Meron ka? Meron po. Younger sister. Nga, one child home. Dalawa po kami. So, in addition, napakaganda kasi ng mga sinasabi mo. In addition, kaya pala, madali din yung online literacy, diba? Mm-hmm. They click before they think. Mm. And dahil yun sa brain structure, kaya kailangan talaga ng additional, ano, so sila yung, kunwari, na bubudol sa mga scams na get rich quick kasi very aggressive mga na. Young CEOs. Yan. Very aggressive dahil nga hindi pa nag-isip about the future. Uh-oh. Kaya, tara, isugalan natin ngayon lahat. Mm-mm. Naku, alam mo, Janelle tsaka Ate May, ang dami kong cases ngayon ng mga kabataan na nagsasabong online. Oh, very aggressive kasi 'di ba? Yung kasi maglalagay ako una ten pesos ano? Tapos times 50 kunwari. Mm-mm. Mabilis kaya mga parents dapat antabay. Yan na nga. Pero alam mo lalo na ko ang mga bata dahil sa digital world na nga tayo. Yes. Everything is on the phone. Yes. 'Di ba? So hindi mo naman pwedeng bantayan kung anong mga kiniklik nila diyan. Yes. So kailangan lang ng ano constant reminder. Marami scam anak, mamaya yung iniipon mo mawala. Kailangan matalino. Kumbaga, kasi kailangan maturo natin sa mga anak natin na hindi naman, mabilis na po kumita ng pera ngayon because of digitalization. Pero kasi kailangan mo din intindihin, kapag mabilis yan, yung values, yung lalim, yung depth of wisdom of learning, mababaw pa. So, pwede ding mabilis mawala. Mm-mm. Yun naman po yun. Yes, tama. Mabilis kumita, pero mabilis din mawala. At pag nawala, madami. Marami, nga, nagiging gahaman ka minsan. Yes. Kasi ang bilis eh. Mm-mm. Parang mabilis ko rin yan kikitain. Yes. So, ipapasok mo lang yung parang, todo na to. Okay, so, yung mga nakikinig dito, please send your questions. Napakaganda ng pinag-uusapan natin. At very practical, especially sa mga parenting techniques, ganon. Tatanungin naman natin si Janelle, lalo na mamaya after the newscast, mamayang alas 10. So, ang strategy ba dapat ng stop mo sila maging risk takers sa pagdating sa kaperahan? Ipipigilan mo, ano ba yung mas magandang strategy? I-educate mo lang sila dun or tuturuan mo na sila mag-invest? Right way. Sana lahat ng parents marunong kung saan. Oo, yun nga po eh. So, napahinga na lang. Eh. Oo, tama naman. Yes. So, kung tatanong niyo po ako, is it better to teach them na paano magpalago ng pera or i-educate muna? Siyempre po, educate muna kasi kailangan maintindihan ng mga bata yung value, yung halaga ng pera. Na ano ba yung purpose? Bakit kailangan natin mag-impok? Bakit kailangan natin siya palaguhin? Bakit kailangan natin siya protektahan? Kasi lahat ng yan may rason yan eh. Yun yung mga bagay na hindi pa nila nakita kasi bata pa sila, kasi nga nag-e-enjoy pa sila. Pero as simple as, you know, dalhin mo sila sa isang environment, i-expose mo sila sa taong nagnenegosyo, sa taong empleyado, sa taong mga every single day nagtatrabaho para lang makasurvive, magkakaroon sila ng realization eh, kung ano yung difference ng ginagawang tao. Kasi doon ko nakita sa mga clients ko na mga younger, na mga Chinese-Filipino at mga Filipino. Nakita ko paano sila mag-handle ng money right after college. At kung paano yung life. Yes, sabihin na natin, mas makakaangat-angat naman talaga ng buhay yung usually mga Filipino-Chinese kasi nga negosyante sila versus sa mga Filipino. Pero makikita mo yung difference kasi ng development sa kanila growing up. Yun. Oh, so comparatively, for you, dahil napag-aralan mo at may mga kliyente kang ganon, magaling talaga mag-handle ng pera ang mga Filipino-Chinese. Yes, kasi na-develop sa kanila. At imagine niyo po, 6 years old, 7 years old, sinasama na sila sa pagnenegosyo. Ginagawa sila mga kahera. Minsan nga nagtataba. O, yun na, nagtatrabaho. Kaya nga sabi ko yung 13, matanda na yun. Pag ako, ginagawa ko yun sa mga anak ko, sinasabi nila sa akin, nanay, child labor.
Child labor po. Kung walang bayad, dapat may bayad. Oh, ganon. Ganon. Oh, hindi. Pagkikinig po sila ngayon, ko. By the way. Oh. Walang hi. Pasok eh. Si Blue? Hello, Derek Alex. Kiel. Kiel. And Ruth. Si... and Blue. Dami pala. Dami kong junak. No. Ako tulang. Tusam. Tulog pa. Sige. Ah, tulog pa. Sunday naman kasi tapos maulan pa, di ba? Hindi kasi nag-aaral kasi ano na, exams next. Okay, teka. Pagbalik po natin, wag po kayong mawawala. Pag-uusapan natin ang mga wonderful techniques na matututunan natin sa Chinese-Filipino families pagdating sa savings, pag-iimpo, at magpapalago. Pagpapalago at ng pera, pag-nenegosyo. Yeah. All right. Yung naipon. Yes, okay, yung mga questions natin ninyo, padala nyo na habang nagbe-break kami, pati na rin sa May Say Ka Dito. Pwede ka rin namang mag-greet. Oo, na happy birthday. Pwedeng bumate. Ay, birthday po pala ng aking Diyosawa. Nakalimutan. Happy birthday po kay Dan Jose Duplito. Happy birthday! Yeah. All right. Belated happy birthday kay Corina Sanchez yesterday. Oh. Happy birthday! Alright, magbabalik po ang Panalong Diskarte! Ito ang diskarteng malupit. May Valle Ceniza at Salve Duplito sa Panalong Diskarte! Financial Literacy 101, dito lamang sa Panalong Diskarte. Ang ganda ng boses. We're back. Okay, sa isang maulang Sunday. Ipon-ipon. Ano ba? Palaguin. Sabi niya, invest. Oh, invest at protektahan. Utang-utang. Tsareng. Wag. Oh, ikaw na ikaw magpapautang. Okay lang. Pero... ako, magpapautang. Ako rin, magpapautang. Ah, hirap. Yan ang pinakamahirap, no? Oh, my. Oh, yung pag nagpautang ka, tapos singilan time, ikaw pa itong, ano, nagmamakaawa. Tama na, dami hugot. Good morning. We're back. Wait lang. We're back. Balikin ko muna ang aking studio guest. Nating studio guest, si Janelle Sekitin, licensed financial advisor. Yan na lang gamitin natin kasi yung brain ko, my small brain compartmentalized. So medyo na confused ang lola mo. Bago natin balikan ang kwentuhan natin kanina, ikaw na nga madam ang magbasa ng kay Ma'am Lina ko. Dahil si Tita Lina. Madam, dami na't ang ganda talaga. Alam mo, ang ganda ng Sunday ko lagi pag nandyan si Tita Lina. Oo, laging participative siya. Oo. Tita Lina ho, hi! Blessed Sunday mga kadiskarte, Miss Salve, Miss May. Listening to your program every Sunday in my transistor radio. Gusto ko din ang transistor radio. Saan ba nabibili? 630 kilohertz. Ako ay may allowance mula sa dalawang anak ko at sa ayaw at sa gusto ko, tatanggapin ko, aawayin nila ako kung hindi ko kukunin for my maintenance, groceries, and others. Kung paano ko handle ang allowance ko every month, ay may nakasave akong iipunin ko doon. Iipunin ko yon. At i-deposit ko sa savings ko every end of the year in case of emergency ay may madudukot ako para hindi mabigatan ang mga anak ko sa gastusin ko. Swerte naman. Diba? Sana all ng parents katulad ni Tita Lina, hindi yung inasa lahat, no? Yeah. Oo, pero Tita Lina, daan ka naman dito sa studio. Nandun siya noon nung maroon tayo kumustahan, pero namamadali. Eh. Oo. Alam mo yung mga viewers ng Teleradio Servicio, para kami ditong pamilya. Oo, magkakakilala na kayo. Magkakakilala na. Una talaga nun, nagko-comment ng araw-araw from morning till evening. Oo, nagko-comment sila, nakatune-in. Anyway, Rico G, good AM, Rico G. Ano ang masasabi niyo po sa pag-ipon ng pera at mga properties? Tapos after 100 years, hindi na sa'yo. Oh, yung condominium lang po ito. After 100 years, hindi na sa'yo kasi mawawala din. Ah! Kasi mawawala din tayo sa mundo. Pwede po itong ipamana. Pwede nyo pong ipamana sa amin. Napapanood ko lang to sa social media. Napakarami na kasing personal finance content sa social media. At ako kasi nung nag-start ako, Ate May, alam mo naman mga 50 million years ago. Wala masyado. Kaya nga ako pumasok ng financial education nung ako ay 20 pa lamang. Oo. Dahil... wala pang internet. Sorry naman. Lumabas po talaga yung aking kaedaran. Ano ba? Netscape?
nung panahon, uh-oh, pag ano, naghanap ka sa internet, ang makikita mo US information. Oh, ganun po parang katindi. Parang hindi swak sa ano, pamumuhay natin, hindi mga talaga. Pilipino. Kaya nag-decide. So, kailangan ganang-ganito ang tama. Usapin. So, nung nasa dyaryo ako, kinausap ko talaga yung editor-in-chief. Sir, kailangan natin ng financial education dahil yung mga Pilipino nag-aabroad na lang dahil hindi marunong humawak ng pera. Anyway, nakabalik na tayo po. Kanina ko pa in-introduce ang ating guest ngayong araw na to. Ang question, pahingin naman kami ng tips na galing yung natutunan mo on paano turuan ng mga bata mag-ipon at mag-invest naman. Na Filipino-Chinese, kasi na-mention mo kanina, marami kang na-obserba. Sige, siguro kwento muna and then sabihin ko yung tools ko ano yung pwede nilang gawin. So first is yung kwento, no, madam, na yung mga kaklase ko na Filipino-Chinese nung college namin, iniipon nila yung allowance nila. And then nung nakagraduate kami, yun yung ginamit nila pang kapital sa small businesses na inopen nila. And then, pero nagpa-hire pa rin sila sa employment, sa corporate. So, meron pa din silang fixed income. So, may side hustle sila. Empleyado na, tapos nagbi-business on the side. Yes. So, yung fixed income nila, yun yung ini-impok naman nila for enjoyment. So, mahilig din sila mag-travel, bumili ng kung ano-ano. And then, yun yung whatever yung kinapital nila dun sa negosyo nila, yun lang din yung pinapaikot nila sa business nila. And then sa fixed income nila, yun yung for fun nila. And then siguro a little bit of it, iniipon din nila. So as early as that age, na-open up na sila na paramihin yung income. Kasi maraming nagtuturo na financial advisors, di ba, na mag-ipon ka. Paano mo nga naman tuturuan ng isang Pilipino mag-ipon kung kulang yung perang pumapasok? Tama! Hindi, ang galing kasi na yung mga Filipino-Chinese, meron silang baon, hindi nila ginagastos, tapos hindi naman sila humihingi ng extra. Diba? They just work. Tapos kung ano yung itinabi nila, dun sila nagsisimula, parang hindi nila hiningi. Pengpungunan. Eh, alam mo, bibistuhin ko si Direk Alex na nakikinig ngayon. Oo. Nung nasa high school yan, bibigyan ko ng baon niya. Uh-huh. Gagawin niya, magbabaon din siya ng pagkain. Yun nga, diba? So, hindi siya nahihiya na may... Hindi siya nahihiya na meron siyang baon. Yung ibang bata kasi lalo na, no, di ba? Nahihiya kasi yung iba nagkakantin, ganun-ganun. Hindi siya nahihiya na kumakain siya ng baon niya. Eh di, ang laki nang naiipon. Kaso, eh, hindi ko alam kung nagastos na lahat. Mahilig mag-ipon talaga to, tsaka nag-i-invest na si Madam Direk Alex. Pero yun nga, ang I think yung sinasabi mo, kasi yung Filipino-Chinese, hindi sila kontento sa single income. Yes. Ayoko naman maging racist, ano, pero tayo mga Pilipino, parang basta meron akong trabaho, okay na. Secure ka na single source of income. Sila, multiple sources of income. Napakaganda nitong tinuturo mo, Janelle, kasi sana mind shift na tayo. Hindi po talaga enough, lalo na sa panahon ngayon. Kung gusto mo mag-ipon for retirement, kailangan mo ng additional source of income. Para ma-enjoy mo din yung buhay. Oo, paano mo magagawa yung sinasabi mo nga na gusto ko mag-travel, gusto ko mabili ng ganito, kung hindi mo naman pag-iipunan at gagawa ng tamang diskarte. Kailangan ng generation ng mga racketera. Yes. So I think po, now is really the time to have a lot of income. Tanggapin na po natin na tayong Pilipino, kailangan talaga natin kumayod pa ng extra. In fact po, no, like, based on Credit Suisse lang, so it's a leading investment banking sa Switzerland, there's a research na out of the 100 plus million of Filipinos, 85% ng Pinoy have only less than half a million or kalahating million in assets. Aww. Hindi lang po yun cash, in assets. So ganun po kadami yung hirap sa pera. And 14% nun, nasa 500,000 to 5 million pesos in assets. So, maliit pa rin. Malaki yung gap ng mahihirap at ng mga mayayaman. So, kung alam natin na ganun kalaki yung gap, ibig sabihin, kailangan madami tayong sources of income. In fact, meron akong kakilala na security guard siya sa umaga. And then sa hapon, ihahatid sundo niya yung
anak niya. And then sa gabi, mag-aangkas siya. Oh, wow. Sipagan talaga mga kaibigan. Kailangan healthy ka pag ganyan kakasipag. Ayun po. Oo. Minsan pag tamad ko, itong ka nagkakasakit. Sila pa. Sila pa talaga, di ba? Nagkasakit. Hindi na totoo. Hindi, pero totoo yun. Kapag hilata ka ng hilata, wala kang galaw, di ba? Masakit ng word na hilata, no? Sana masaktan po yung mga hilata. Sana yung mga hilata ng hilata, upo ng upo, di ba? Medyo... Pero gusto ko yung kinukwento mo. Meron akong kakilala na sa production work. Medyo mataas na yung katungkulan niya. Tapos nung COVID, na-realize na hindi talaga pwede ang single source of income. Nagdadala siya ng tuyo, nagbibenta kasi may source siya na kamag-anak niya. Tapos sinasabihan siya ng mga tao, hulo, grabe ka naman, naghihirap ka na ba? Ay, diba? Dahil lang binibenta mo tuyo sa opisina. Siyempre, nangangamoy, diba? No. Pero ako kasi gusto ko yung amoy ng mabango. Ang mga totoo pong mayayaman, nagbibenta ng chinelas, tuyo, yung mga hindi kaaya-ayang amuyin, tignan, hawakan, yung mga nagpo-produce nun, sila yung mga totoong mayayaman, actually. Oo, yung mga ano hard labor work. Yun mas pa. Mas malaki kita nun. Oo. Sa ibang bansa. Dito sa atin hindi eh. Oo nga, diba? Tama ka naman. Oo. Parang US mode pala tayo kanina. Yeah. Totoo din. Pero dito so, kailangan may diskarte. Diba? Diskarte. Diskarte. Kailangan may diskarte. May pasayaw. Pati si Junior. Sayaw ka din. Dapat sayaw ka din. Ganon. Yan. So, sa tools, gusto niyo po ba ituro sa tools para sa mga bata? So, three ways. So, number one, napakadali, 50-20-30 rule. Ito yung 50%, yung panggastos mo, pangkain mo, transportation mo. 30%, ito yung sa wants mo, diba? Sige, gastusin mo, ubusin mo yan. 20%, i-impok mo na siya. Kasi magagamit mo yan, pagtanda mo, pagka-graduate mo, makakreate ka ng negosyo. Kasi I really believe tayo mga Pinoy, kailangan matuto tayo magnegosyo. And then, pangalawa is, meron akong tinatawag na abundance pie. So, abundance pie, instead na 50-20-30, 50-20-20-10. And yung same pa rin, pero yung 10% is giving to church. So, tithing. So, kung hindi kayo naniniwala doon, syempre we want to respect those people na non-believers. So, pwedeng community, 'di ba? Tumulong direct, kasi isang charity, 'di ba? So, up to you. So, for me, abundance pie siya kasi you're giving bakit back. Tagalog? Ayun, abundance pie siya kasi nagbibigay ka sa mundo. Binabahagi so, yung, mo yung mga so yung mundo trusting na babalik din 'yan sa iyo. Ibe-bless ka din ni Lord noon. And then last po is money jars siya na natutunan ko siya kay T. Harv Eker. So, siya yung nagsulat ng librong The Secret to the Millionaire Mind na medyo ano siya, pero basically sa kabuuan mong sweldo, hindi to para sa lahat, pero sa kabuuan yung sweldo, 10% doon itabi mo na for your financial freedom account. Ito yung magpapayaman sa'yo long term. And then, yung sumunod na 10%, ito yung gagastusin mo within the first 2 years. Ito yung long-term spending savings account. Ito yung pwedeng emergency fund mo. Kung may utang ka, dyan mo siya itatabi. And then, yung sumunod na 10% is education. Kasi the reason bakit maliit yung income natin, kulang tayo sa skills, sa edukasyon. So, pambili ng libro, pangbayad sa seminar, sa mga talks. And then, yung sumunod, ayan, play. Enjoyin mo yung pera mo. Gastusin mo. Doon tayo sa play. Yes. Ubusin nyo siya. And then, yung sumunod na 10 is, ito yung give back. Give. So, up to you. Simbahan, charity, community. And yung last 50%, syempre yung basic needs. So, yun po yung money jars naman. Ano naman masasabi mo, di ba, na nauso yung YOLO? Dahil ka nga YOLO. Teka. Balikan kita, ate May, ng YOLO. May version ako ng money jar sa mga, di ba naalala mo yung kinukwento ko sa'yo yung ginawa, na? Yung pero ginawa ko instead na 50, 60. Kasi parang 60, 15, 10, 5, 5, 5 instead. In-adjust ko lang siya for the Filipino setting kasi sa Pilipinas parang mahirap yung 50. Okay, hindi siya para sa lahat. Oo, hindi siya para sa lahat. Mahirap yung 50. Ano, income mo. Oo, lalo na kung, kasi nagtuturo ako sa masa. Oo. So, ginawa ko 60, 15, 10, 555. Ang kagandahan nung sinasabi mo, lalo na para sa mga bagets, yung 50, 30, 20, kasi, ito balik naman ako sa, ang ating utak,
Ang kaya niya lang i-absorb ay tatlo. Simple, yes. Tatlo, as in 1, 2, 3. Yun lang. Uh-huh. Pag 4 na, Lana. Forgetting na namin yan ni Ate May. Dahil, you know, tsimetsanda na us. Uh-huh. So, pag yung mga teaching tools na tatlo lang, kaya pala merong 3 little pigs. Uh-huh. The 3 musketeers. Kasi, mas nare-retain mo siya kung tatlo lang. So, siguro, no, para sa mga bata. Oh, yes. Nag-isip ka, no? Mas matanda. Na tatlo. 50, 30, 20. Oh, ano, kung susundin natin yan, kayang-kaya. Anyway, YOLO. Okay, final final topic YOLO, natin ngayong araw. Anong masasabi mo dun sa yung na-coin na yan, na YOLO? Kasi, sabi, at saka yung parang, deserve ko to. Deserve ko to. Mm-hmm. Pinaghirapan ko. Kailangan, bigyan ko yung sarili ko ng gantimpala sa hard work. Okay. Actually, meron ako naging post sa TikTok na medyo nag-trend siya about Gen Z. Na ang language nila, paano naman kung mamamatay na ako next week, hindi ko na ma-enjoy yung pera ko, diba? So, nandun sila na, enjoyin ko na to kasi kesa hindi na mangyayari, hindi na maulit. Diba? Gen Z pa lang sila, diba yun na nainiisip nila? Mamamatay na daw sila. Hindi ko nga alam bakit ganun yung thinking nila. Pero, COVID children to I think it's effect. Oo nga. Effect of COVID nung laging nasa news somebody from the family baka mamaya ako nang kasunod. So, YOLO na lang. Enjoying you ko na lang. You only live once. Yes. Actually, sa mga bata na nanonood, humahaba na po ang buhay natin. Because of siyensya, because of technology, humahaba na talaga yung buhay. At habang tumatanda tayo, kailangan natin isipin na lumalaki yung mga risks na ma-expose natin na pwedeng mangyari. Hindi sa tinatakot namin kayo, pero yun yung realidad. Yung mga kabataan na nandiyan, yun talaga yung realidad. At yun yung nagpapatatag sa atin. Doon tayo gumagaling, doon tayo tumatalino sa mga pagsubok. So, kailangan handa tayo doon. At pag humarap tayo doon, hindi tayo nasistress. Kumbaga, gratitude or grateful tayo kasi nung bata pa lang tayo, na-practice na natin na magtabi. Ang tawag dito is delayed gratification. Yun naman, I think, yung nakakalimutan na natin, yung delaying of gratification. Hindi yung instant. Not instant. Maybe nga, yes, deserve ko, pero tignan mo din yung sarili mo na ano yung deserve ng 10, 20 years from now na Janelle. Or kung masyado mang malayo, okay. The reason din kasi kaya nila naiisip yun kasi wala silang goals. So, ang suggest ko po sa mga bata or sa mga magulang, every year, gawa kayo vision board as a family. Yon? Nagawa namin yan gawa dito. Kayo. Mahilig vision kami sa board. Vision board dito sa Panalong Diskarte. 3 years old, 2 years old, may vision board yan. Mm-hmm. So, I think ma-practice sila doon na magkaroon sila ng vision board. Kasi pag walang vision, pag walang clarity, walang reason bakit nila kailangan gawin yung day-to-day actions nila. Kaya nga tinatanong pagbata, what do you want to be when you grow up? So, nag-change yan, pero siguro dapat may follow-through habang lumalaki para medyo na nauuntog-untog sila. O nga pala, gusto kong maging ganito. Yeah, pero yun nga yung sinasabi ko hindi pa talaga structured ang utak ng mga bata para mag-isip ng future. Mm-hmm. Talagang, aaminin na natin, in the beginning talagang, hindi pa nila kain, kaya nga kailangan ng magulang para mag-remind. No? Lagi mo silang papaalalahan. At yung delayed gratification talaga, physically, they're not capable. Yes, they're not. Kaya ewan ko, what do you think about this, mapatapos na tayo. Pero since naiintindihan natin na mahirap for them, ino-automate mo na lang. Mm-hmm. Para hindi na nila nakikita, di ba? So, kakreate ka ng mga systems because nga, the human brain cannot. Kahit me, I don't know if I think I did it right. Kasi, di ba, bata pa, hindi pa marunong mag-ipon. So, yung parent na mismo, ang nag-iipon. Yes. And then, nung namulat na sila sa paanong gumastos at mag-save, sinabi ko, so, ito na yung pera nyo, hindi nyo pa rin pwedeng galawin yan until you reach a certain age. Oo, or pag kumawala na kayo sa pugad ng mga magulang nyo, that's the only time you can touch that and do whatever you want to do. Galing swerte po ng anak nyo. Galing ng practical momshi natin. Because ang ganda nung effect sa kanila noon, Ate May, after 5 years, nakita nila na konti lang nilalagay ni Mami
Pero after 5 years, ganito na siya kalaki. So that's where the learning begins! Yes, and the Pasko is coming, mga ninong at ninang. Mas maganda yung maglagay ng pera. Oh, bigay ko lang sa iyo yung red na sobre. Red na sobre. Tapos sabihin nyo sa magulang, i-deposito nyo sa inaanak yes, ko. Yes, pa-time deposit na yan. Ang yes. time deposit ngayon, hindi na kailangang malaking amount. Yes, at saka meron kahit lang 30 days, 60 days, 90 days. Meron naman talaga, kahit noon pa ate May. Pero malaki. Malaking amount yun na. Ngayon, maliit na lang. At sa digital bank, kahit dolyar at $1 lang, pwede na i-time deposit. Akalain mo yan. Alright, sana po marami pang magtatanong. At kung gusto nyo pong bumalik, sana dito si Jeanette. Oo. Sekitin, paki-comment na lang dyan sa baba. Para at kung ano pa ang gusto nyo itanong para mapaghandaan ni Jeanette sa susunod niyang guesting sa press atin. Press 1 po yung mga gustong pabalikin si Jeanette dito para naman matuto pa tayo sa napakadami niyang tinuturo ngayong umaga. Meron ka bang social media account na pwede ka nilang i-follow? And yes po. So pwede nyo po akong i-follow sa TikTok, Jeanette Sekitin, at Jeanette Sekitin din sa Facebook page, and sa Instagram, Jeanette Sekitin din po. Okay, Jeanette, G-I-N-E-L-L-E. At Sekitin is talagang spelling po ito, spelling B. S-E-Q-I-T-I-N. Yan, follow her magbabalik on all social media platforms. Alright, maraming salamat everyone. Magbabalik po ang Panalong Diskarte! Si May Valle Seniza, at Salve Duplito. Salve Duplito. Magbibigay ng mga panalong diskarte. Mga negosyong deserve ng panalong spotlight, i-flex na yan. I-flex na yan. Sa panalong negosyo. Usaping teenagers rin naman ang ating pinag-uusapan dahil 80 days na lang Pasko na! May nailista na ba kayo mga ireregalo sa inyong mga anak, inaanak, pamangkin at mga kapamilya? Well, kung wala pa, ang ating mga kasama ngayon sa panalong negosyo segment natin ay gumagawa at nagbebenta ng mga temang pop culture crossovers. Ano kaya ito? Gets mo? Di! Alamin natin, ito po ang Iconic Boulevard. O paano nga ba sila nagsimula at anong cause nila sa kanilang negosyo? Anong kausa? Alamin po natin ngayon, mga kasama natin sa studio, si ang owner ng Iconic Boulevard, si Michael John De Leon. Hi, Michael! Hi, Michael! Hello po. Mike. Si Michael. Ay, lapit ka! Ay, lapit! Lapit. Kaya parang hindi ko siya naririnig sa tenga ko. Okay. Hi, Olive. Also, my neighbor. Pagaling ka, Olive. Sana you're well na. Ay, mag-happy birthday din po ako sa aking kaibigan na kahapon. Birthday pala niya si Corina Sanchez. Ah, talaga? Sino? Happy. What's the name of the friend? Monette. Hi, Monette. Panganiban Antonio. Oy, my middle name. Okay. Kaibigan ko to nung kolehiyo. Oo. At mamaya, standby. Carrie from LA. Carrie Eustachio. Thank you for watching. And hi, also Carrie. Jean Robes and Neng. Lagi yan nakatune in yung mag-hobby, mag-partner na yan. Okay. Saan yung ano ko? Stinger, yung ano ko? Huh. Sound effect na. Wow! Wala ba dyan? Meron dyan, Beshi. Meron! Wow. Alin yan? Oo. O mamaya ito rin sa... Oo. Wow. Jill, tingnan mo. Salve, may wow siya, diba? Oh, okay, ito na si... Nakalimutan na si Michael na ba? Sorry, Michael, ha? May pabati. Chika na lang kami. Okay. Iconic Boulevard. Eh, ano nga ba itong mga items? Kasi medyo na... Sabi ko, naintindihan mo ba yung temang pop culture crossover items? Ano ba ito? Michael. Iconic Boulevard po, local clothing brand po siya. At yung pop culture crossover po, kasi pop culture po, hindi po ba parang yun yung mga nauso for a certain period of time, mga movies, TV shows. Uh-huh. So basically yung crossover po, parang pinag-fuse natin yung different characters from different genres ng mga, yun po, ng kung ano-anong pop culture. Wow! Wow! Wait, nakikita ko. Patingin nga naman. Ano, crossover na yan. Meron na siyang billboard. Wow! Tulad po nito, parang
Tatlong characters po from different animes. Oh, Naruto ba yung isa? Apo, Naruto, apo. Tsaka ano nga yan? Si Goku po at tsaka si Luffy. Parang ganun po. Bakit hindi ko sinakilala? Super Friends at tsaka Justice League ang alam ko. Ano ba yan? Thundercats! Ano ba yan? O, dapat gumawa ka ng ano, fusion nila. Voltes 5, diba? Tsaka Transform. Para kilala naman ng mga ano. Megatron. Kaya kantahin na kainis pop kantahin tsaka ng Voltes 5 Oo. So gaano katagal na tong Iconic Boulevard? Nag-start po ang Iconic talaga ano lang eh. Kasi nag-order po ako noon ng damit from local clothing din po. Mm-hmm. Tapos gusto ko po yung design kaso hindi po kami nagtugma sa sizing. So doon po ako nagka-idea na bakit kaya hindi ako mag establish ng sarili kong clothing. So, makukuha ko yung preference po ng damit ko. So, design. Kung ano po yung gusto kong design. Parang ganun po. Ito si Michael, mukhang Chinese-Filipino to. Ang nga, maganda. Isingit natin diba? Yung mga tanong natin kanina. Kasi ito, raketero. Mukhang raketero ka din, ano? Medyo po. So, confirm. 31 po. Noong nagsimula. Nagsimula po. Medyo late na rin po. Ah, late na rin. Opo. Hindi ka kasama doon sa kwento kanina. Na 7 years na old, nakakahera na. Diba? Pero pagka ganitong klaseng business, do you have to pay to use the image? Actually po, may copyright talaga sila. Pero since, alam ko po sa anime, parang medyo lenient po ang ano. Opo. So, kumusta ang bentahan? Ayun po, just like any other businesses po, may tumal talaga na season, mm-hmm. tas meron din po talagang biglang ang lakas naman ng benta. Tulad po ngayon, magbe-bear months. Pero ikaw ba marunong ka talaga mag-draw? Hindi po. Actually, ang kasama ko po sa graphic artist, misis ko po. Uh-huh. At saka po, yung friend ko po na artist talaga. Mm-hmm. Oo, mukha anime miss nyo. Ibig sabihin, maganda yun. Hindi ko nakikita. Natatingin. Pasilip ako mamaya. Mm-hmm. Pwede patingin pa ng ibang shirts kasi alam mo yung mga bagets. Ay, tulad ang ganda. Po nito. So, si Toothless po. Toothless and? And si Daenerys po from Targaryen. Game of Thrones. Targaryen! Yeah. Wow. Nice. Akala mo magkaibigan kami ni Daenerys. Pero that's the back the part, first, ano? The front the last of plain? Yung front plain. Po, minimal lang po yung harap. Minimal. Oh, nice. Tas gosh, ito po magkano si, naman yan? Ang bentahan. 650 to 700 po. Oh, yan. Oh, di ba kilala ko yan? Ayan po yung front. Ayan. Si, sino nga ba? Si Iron Man. Tsaka si Buzz po. Si Buzz Lightyear. Si Buzz Lightyear. Pinagsama-sama. And I think that's what's nice fusion, about no? it. Galing. Fusion siya. So, napapansin mo ba na ano, yung mga Pilipino, mahilig talaga sila sa pop culture, no? Opo. Actually po, kaya po naisip natin na pagsamahin. Kasi medyo lalawak yung fanbase. Kasi since may fan netong isang character, madadamay na po yung isang character. Parang ganun po. Wow! Ang galing ng idea! Oo, ang galing. Maraming na ako nakikita mga ganyan shirt. Meron pa nga yung pipili ka ng parang ano yun? Transfer. Transfer na lang or heat press. Apo. Oo. So ikaw, ano to? Ito po, silk screen po. Silk screen. Ba, may silk screen pa pala. Parang mas matrabaho nga ito. Diba? Ilang layers yan apo. Eh. Paano yung t-shirt? The t-shirt ba ang raw material tsaka yung mga ano to? Yung ginagamit mo to print, galing na sa Pilipinas or nag-i-import tayo? Meron ng magandang quality dito. Yung tela po actually, import po talaga. Import. Tapos yung cut and sew, dito na po sa atin. Kayo na rin ba gumagawa ng t-shirt? May third party po tayo na partner. Na supplier. Parang for me, mas maganda yata kumuha ka na lang kaysa ikaw lahat. Yung from scratch. Gusto mo mag-hobby tayo. Oh, mag-hobby pa rin. Diyos ko, ang hirap naman. No? Diba? Kasi itong silk screen, ilang layers yan. Pero tingnan mo, tinitingnan ko nga yung t-shirt, itong mga anime, diba? Parang napaka... Ang dami po. Ang daming mga ano, tapos yung mga kanto, pointed, mga ang trabaho. Matrabaho kaya naman siya. Pricey rin siya. Pero magandang nga pangregalo sa Pasko kasi unique, no? Oo. Pero ang tanong ko, pag imported, kasi di ba yung dolyar? Start of the year, medyo iba. Tapos ngayon, bumaba naman na. Pero, naka-ano ka, no? Apektado ka dun sa exchange rate, ganun.
meron pa rin pong factor. Mm. Tumataas din po yung costing, so yun po. Oo. Mga kailangan tandaan, mga ganitong klaseng negosyo, oo, no? Yung cost ng export, because import. Cost of goods and services, yeah, sa ating financial statement ay kailangan tingnan. Mm. So if for each shirt you have how many pieces yung sa isang design? Or dapat by order lang yan? Hindi po. Yun po. Medyo pinag-aaralan pa po sa... Kunyari po, magpo-post tayo ng pre-order. Mm-hmm. So parang medyo tatansyahin mo pa po kung ano kaya itong... Medyo malakas kaya to. So from there po, mag-iisip ka ng allocation mo. Okay, say 100 pieces lang to kasi hindi masyadong maingay. Pero yun po, good thing about clothing, hindi po siya nasisira kahit mag-overstock ka. Maganda yung sinasabi mo. So, parang ano rin na ba? Alam mo, mayroong mga malalaking online shops ngayon, no? Maganda yung drawing, pero actually, hindi pa pinoproduce nila yon. Opo. Kaya, hindi sila na sastakan ng matagal kasi titignan muna nila kung marami mag-o-order. Opo. Tsaka nila ipoproduce. So, that's the strategy na pala ngayon. Yung sa amin po, ganun. Grabe, 'di ba? Dapat naisip na natin 'yun nung unang panahon, pero parang ngayon pa lang na ma-maximize ang digital marketing. True. Mm. Kaya ngayon, konti na tao sa mall. Ang shopping online na talaga. Pero you just have to take the risk dun sa mga sizing. Kayo ba, yung standard bang sizes niyo, like small, medium, large, XL? Ano po? One size bigger po kami. One size bigger sa normal. Mahilig ng mga bagets ngayon sa mga oversized. Nakakabata. Akala ko na wala na yan, oversized. Alam mo, sabi mo kanina, konti na lang tao sa mall. Hindi ko alam, di ako nagmumall. Hindi. Ako kasi minsan pag mabibibilin ka, hindi ka tulad nun, I don't know ngayong Christmas ha. Kasi marami na rin mga nagchachangge. Kasi meron akong kakilalang nagbabazar, sumasali sa bazar, at nagpapabazar. Na ang dami na nagpapareserve. Oo, 'di ba? So nagkalat na. Yes. At saka medyo pag mall kasi isipin mo ang overhead nila. Yung sales lady, yung mahal pwesto, mahal ang Meron ako na dinig so, na Ate May. Mas mataas ang presyo, pero pag binili mo sa kanila online, delivery charge na lang. Tama. Kaya Ate May, ganda ng sinasabi mo kasi merong business mentor akong narinig dati na 'wag agad-agad kukuha ng pwesto sa mall. Mm-hmm. Pagka bagong negosyante ka, tapos nag-mall ka kaagad, ay, naku, ang laki ng overhead. Ay, naku, may porsyento pa si mall. Sa penta mo, tapos whichever is higher, that's the one they get. Rental mo, limba 100, pero ang kita mo, ito, makikita nila, yung POS kasi, naka-hook sa kanilang accounting. Mm-hmm. So, whichever is higher, dun sila kukuha. Para namang ayaw kang pakitain ng malaki, di ba? Pagalitan tayo ng mga kaibigan natin na may-ari ng mall. Hindi, kasi dati na kami nagpwesto sa mall. Pero tama lang yan. Okay? Oo nga. Kailangan namang malaman ng ating mga negosyante friends. So, parang hindi eh. Parang hindi natulungan nung masyado nung mall yung baguhan. Kailangan tried and tested ka na muna kasi baka mamaya nga matumal tapos nagbayad ka ng renta. Question, yung marketing cost mo, kasi pop culture, so mas nakukuha mo sila dun sa nakita. Oh, may billboard ka. Malaki ba yung marketing cost ng ganitong klaseng negosyo? Actually po ngayon, ang minamaximize po talaga namin is social media. Mm-hmm. Since yun po, wala talagang bayad. Mm-hmm. Pero tatrabahuhan lang po. Hindi ka nagbo-boost. Masipag kang mag-post. Opo, medyo doon po babawi. Content creation ka. Opo. May TikTok, may opo. TikTok shop. Sa shop po, wala po. Pero Shopee po meron. Shopee, Lazada. Tapos ano yan, so ang marketing cost mo is just creating the fun videos. Huh? Opa. Sinong laman ng videos mo? Ako po. Huwag ka muna kumuha ng endorser na kilala, di ba? Meron ka bang pambata? Kasi mukha ka namang artista eh. At saka yung wife mo. Apo. Pwede. Na parang anime. Sa female na mukha naman siyang anime, di ba? Diba? Patingin na nga. Bakit ba hindi mo sinama? Para makita ko. Oh. Ayun naman. Tapos yun pa siya. Hoy. Hoy, dream ka. Walang fat shaming. Oo. At saka kasi ito, meron ka ba pambata niyan? Kasi parang ang samples mo for adults only. Opo, yun po, pinag-aaralan pa po natin yung sizing ng maliit tsaka yung malaki po. Kasi medyo since cost. Ano po,
Kumbaga, hindi pa po naaaral. Silkscreen mo. Oo, oh, magka-crop top pa yan. Pagbalik na dito, may crop top na siya. True. Apa. Alright. Okay. Grabe. Sana mayroong mga nagtatanong din. Kasi, alam mo, the t-shirt business, lumalaki siya. Okay. Ha? At saka hindi siya nawawala. Kasi napaka-ano, no? Napaka-ano. Casual. It's a casual wear for all ages. Tama. Diba? Oh, daming na comments. Biglang, ano? Okay. May say ka. May say ka mamaya. Okay. Shout out po, Idol Michael John De Leon. Ikaw po ang inspiration ko. Hashtag Iconic Boulevard. Si Luis in Fuego. Sobrang si ganda ng mga damit dito eh. Mm-mm, sabi ni Rafael Kenneth De Los Santos naman. Mm-mm. Maganda daw. Okay. Si Tita Nona. Si Tita Nona, iba-iba mga isip ng tao. Meron mga bata pa lang mature na mag-isip and magplano for the future. Please design nyo Casper daw and Popeye and Popeye the Sailor Man. Sayang. Yung sabi ko sa iyo eh. Popeye the Sailor Man. Kasi nga pang bata yung ano eh. Si Tita Nona, Popeye the Sailor Man, Casper the Friendly Ghost. Saang mall meron yung product nyo? Saang mall daw? Tita Nona, online ka na lang mag-order. Online pa lang ito. Ano pangalan? Dun. Anong pangalan ng Facebook mo? Iconic Boulevard. Apo. Okay, Tita Nona, Iconic Boulevard. Message mo na agad si Michael. Sabi ni Sildy Villegas, good morning po sa beautiful ladies of Panalong Discarte. Beautiful! Ma'am May and Ma'am Salve, I've been watching your program consistently po every Sunday. Oh, thank you, Sylvie. I really learn a lot po sa inyo kada Sunday at si-share ko din po sa students ko in our class. Wow. And encourage them to watch the episode sa YouTube nyo. Yay! Sana nga po bata pa lang na orient expose na ng parents about savings or business. Nag-try na din po ako mag-side hustle pre-pandemic pero dahil napaka-demanding ng teaching work sa public school. Wow! Teacher Happy Sildy. Teacher's Day po! World Teachers Day, October 5. Oh. National Teachers Month is October. Happy Teachers Day. Di ko po matutukan, so stop ko na lang muna. Looking forward, ma-revive ko po. Ipon muna minang pang-fund. But still, na-teaching pa din to work. Nako, Sildy, ang galing mo. Isama mo na yan sa pagtuturo mo yung ano, financial literacy. Konti-konti. Okay. Diskarte, natanggap ko ng isang taon. Christmas cash na nag... Aginaldo ko, tinabi ko, di ginasta, yun ang pambili ko ng regalo ngayong darating na holiday. Okay, mamaya basahin ulit natin yung susunod. Okay, balikan natin si Michael. So Michael, kung halimbawa gusto nila mag-order sa'yo, katulad di Tita Nona, gusto niya ibang character. Apo. Pwede yun? Pwede po. Oo. Tapos, parang mag-chat na lang kayo online sa mga social media platforms nyo. Apo. Kung paano ang pricing. Kasi ito, bagong character. I-merge mo. Pagsamahin mo doon si Casper at si Popeye. Si Olive at si Brutus na rin. Oh my gosh. Ay, hindi mo alam yon? Hindi. Naruto lang alam ko. Naruto? Pero alam mo si Vault is 5. Oo naman. Mm-hmm. May t-shirt din ako niyan, no? Bata pa ako. Bata pa ako noon. So yung mga gustong mag-order sa Iconic Boulevard, do you go to bazaars, bazaars? Market. Currently po hindi pa po. Hindi pa or yung mga gusto mag-tiyangge at gustong kumuha sa inyo. Ano 'yon? Pre-order? Yun po, pwede po silang mag-message sa atin sa para po mapag-usapan kasi ngayon po tulad ngayon, may resellers po tayo. Ay, may resellers ka na. So, available din po siya sa mga shop nila. Iba-iba po. May coffee shop, may barber shop. Mm-hmm. Oh, so, yun po. Doon nice. Sa mga gusto magnegosyo ng ganyan, pwedeng mag-message kay Michael para mag-resell din. Gano'n ba kalaki yung kinikita ng mga resellers? Dito po sa atin, ano kasi... Namula siya. Parang... Para dumami ang benta mo rin. Ano po, normally po talaga, 50 to 100 per shirt. Wow. Pero tayo po kasi, since ito po yung pinaka goal natin sa business is maka-extend ng opportunity, ng blessing. So, medyo malaki po sa atin per shirt. Mm. Kasi may advocacy nga siya eh. Mm-hmm. May kausa. May kausa. Ano ba yung kausa cause. Natin? He works for a cause. Ano yung cause mo? Cause natin? Ayun po, makapag-extend po ng opportunities, ng blessing. Earn. Opo. Since meron po tayong, pinagpala po tayo na magkaroon ng kakayanan. So, ayun po.
Very nice. Very nice. Maganda yung mga negosyante ganyan. Mm-hmm. Hindi lang nagpapayaman, nagpapayaman din ang ibang tao. Oh, hindi diba? Hindi ano, gahaman. Yes, nag-share. Pag nag-share daw, mas lalong yumayaman. Alright, maraming salamat, Michael. Thank you din Thank you, Michael. Yan po si ang owner ng Iconic Boulevard, Michael John De Leon. Catch him on all social media platforms, Iconic Boulevard. Magbabalik ang Panalong Diskarte! Susunod na ang ating ano... Report muna. May report tayo at mamaya, and abangan natin ang mga costumes pa Halloween. Ilan pang individual at grupo naghain ng kandidatura sa COMELEC sa pagkasenador. Party list ngayong linggo, nagbabalita at nagseserbisyo si Pamela Vasquez. Magandang umaga, May at Salve. Masado alas 9 ng umaga na maghain si UC ang singer at abogado na si Jimmy Bondo para maging senador ng bansa sa ilalim ng PDP laban. Sinamaan siya ni Senator Robin Padilla sa paghain. Sabi sa media, nais ni Bondok na wakasan ang katiwalian sa bansa at maging kinatawan sa Senado ng mga artista at buong entertainment industry. Pero matatanda ang isa si Bondok sa sumuporta sa ABS-CBN shutdown. The franchise issue is a very different issue from President. As an artist, ang palayaan ko ng pamamahalin ay napakahalaga sa akin. At para sa akin din po, natutuwa akong makarating ng balita na lahat ng mga, or halos lahat ng mga naapektuhan ng trabaho dati doon sa kaganapan na yon, ay may mga trabaho na, and I think the network is doing well. Sa usapin ng Pogo, bilang dating PAGCOR board member, nirerespetoan niya ang desisyon ng pamahalaan na ipagbawal na ito lalo. Samantala, naghahain rin ang kandidatura sa pagkasenador si Junbert Igayuma na nais magkaroon ng representasyon ng mga indigenous people o IP sa Senado at magkaroon ng tribal court. Naghahain na rin ang kanilang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance o CONCAN ang API party list at union ng mga gabay ng bayan party list na sila yung mga nakaputing shirt kanina. Yan na muna ang latest sa serbisyo mo para sa mandato 2025 dito sa Maynila, Pamela Vasquez, para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Kaserbisyo Live Report! Report! Mga negosyong deserve ng panalong spotlight, i-flex na yan, i-flex na yan sa Panalong Negosyo. Tayo, kung may kita rito. Dahil sa season na nga ng mga parties at gatherings, lalo na ang papalapit na ang Halloween season, may naisip na ba kayong character na gagayahin? Of course, sa mga ganitong ganap, kailangan ng mga costumes. Naku, mahilig ako dyan nung malilito yung mga bata. At para hindi na maging hassle ang paggastos, ito ang naisipang negosyo ni Lito Perez na matagal nang nagpaparenta ng iba't ibang costumes. Alamin po natin ang mga detalye ng kanyang negosyo at kung paano kumita rito. Malay nyo, gusto nyo rin mag-create yung mga nag-anime costume, di ba? Baka yung mga nagawa na nila pwede ng parenta. Baka kasama natin ngayon live dito sa studio ang owner ng Camp Suki Costume Express, si Mr. Lito Perez. Welcome to Panalong Diskarte, Lito. Hello! Hi! Kumusta? Hi! Magandang umaga! Oh, hello! Itong Camp Suki, naririnig ko na to matagal na. How many years na ito? Actually, we started way back to 1978. So, may mga 45 years plus. Oh, okay. Pero bata pa ako noon. Pero imagine kung he started during those times, gaano kalaki na ang warehouse ng costumes mo, Lito? Actually, we have a shop, no, a physical shop, but we have siguro mga more than 10,000 plus costumes na. To the point yung iba nga, nakabalot na lang muna kasi hindi namin ma-display lahat.
Imagine, why do you call it Camp Suki pala? Well, nung nag-umpisa kami, laro-laro lang ito eh. Kaya we called it after our pet dog, Suki. Ganun lang, talagang laro-laro lang. And then, right after college, ginawa ko ng seryoso, ginawa ko na talagang business. Kasi nandun na. Actually, yes. Galing ng pangalan. Camp Suki. Okay. Pinoy na Pinoy. Actually, yung inspiration ko hindi actually Pinoy nung nag-umpisa ako eh. Just the name of the dog. At that time, nauso yung Japanese designers. Pumutok ang mga Japanese designers noong 80s, di ba? Kaya Japanese sounding, okay na rin. Mm-mm. Parang in. So, whose idea was to make costumes? Ikaw ba? Mahilig ka talagang? Ako lang talaga. Sinusuot mo muna noon? Actually, I started, no? Marami kaming mga costume parties pinupuntahan, tsaka I gave a lot of costume parties nung college days ko. Nung naisip ko, one day, mayroon akong customer na regular nagpapagawa ng damit, no? Sinabi niya, pwede ba mag-rent na lang ng pang Santa Cruzan? Kasi nga, naimbita lang yung anak niya na parang ilang oras lang nga naman, wag papagawa pa ba siya? Kasi at that time, wala naman. Pagawa talaga mga tao, walang ready-made. So, naisip ko, pare-rent ko na lang yung mga dati kong costume, gano'n. Naisip ko, I think it's a good business. And the first thing I did was, at that time, put it in the Yellow Pages. Yellow Pages pa noon. Ngayon, internet na. Pero, ayun, ang daming tumatag. So, naisip ko, yun na lang naging specialty ko. Teka. Sa mga nakikinig sa atin, paki-press one yung nakakaalala ng Yellow Pages. Pero bata pa tayo, no? May ano yun, make your hands do the walking, di ba? Yes, yun. Correct. Doon sa mga hindi nakakapanood, nakatune in sa screen, pinapakita natin yung mga costumes. Karabihan na mapapakita natin parang Filipiniana. Yes. Is that your ano? Yun ang isang specialty namin. Na kasi naman. Kasi sa school eh. Oo, tsaka pagawa ako ng pagawa eh. At tsaka mahirap maghanap ng Filipiniana, especially for very special occasions. Na talagang gusto lang magandang-maganda na bonggahan na ano. So mga Filipiniana gowns ito. Yes. Specialty namin yun. Pero we have all kinds. Kasi una na nga, uso na nga ang anime. Correct. Yun, diba? So, anime. Oo, may mga nagko-cosplay na pa. And then, kung anong uso sa movies, syempre, alam mo, Lito, naalala ko, ay, hindi ko na maalala kung anong birthday ng asawa ko yun. Ang surprise ko sa kanya ay nagpagawa ako ng isang set ng Padawan robes. Ng ano? Padawan robes. Ano yung sa Star Wars. Ah, sa Star Wars, yes. Hood. Correct, correct. Kompleto kami, anim. Yes. Tapos ginawa namin, dinala namin yung mga lightsaber. Naglakad-lakad kami sa Mega Mall. Nag-cosplay kayo doon. Para enjoy! Naglakad-lakad kami, nakapadawan robes kami lahat. I think that's your market, ano? Yes, actually. At saka, yun nga, from what people see in TV, in the movies, they look for those costumes. So at that time, Star Wars. Yeah. So whatever costumes that the client want, you can make. Yes, we do. Pero you also have it rented out. Actually, yung iba, gumagawa kayo ng halimbawa, replica, tapos pwedeng i-rent. Pwede rin bilhin. We can actually make you a new costume and just rent it. So, talagang very wise for your budget na you don't have to buy it kasi saan mo naman gagamitin ulit yun. Oo. So, ang price range naman ng parenta ng mga costumes sa Camp Suki? It's very reasonable. Ang renta lang ng a whole costume is just 1,500. And you can have it for 5 days. 5 days. Yes, pero if they want it just for overnight, pareho rin. Kumbaga, we don't pressure the customer. Balik nyo kagad. At least, meron kayong time to fix it, to try it on, to and then return it. Doesn't matter kung ilan ang gagamit. O isa hindi lang naman dapat. No. Basta yung time kumbaga, na nasa at that time rate, bahala na kayo. Wala na ang pakialam to. Pero ano yun? Ano yung risk ng nakasama ng negosyo na ito? Well, the risk, madalas na risk is hindi nababalik yung costume. Kasi that's why we ask for a security deposit of 1,000. So the 1,500 includes the security deposit. It's 1,500 plus 1,000 security deposit. Ang ano ko naman doon, syempre you can't really ask for the deposit of the real amount of the costume, kundi
sino oh, naman gusto maglabas ng magkano kalaki. Lalo na yung ano, set, yes, sabi mo, set, di ba? Yung meron ba but, sword, may crown, may yes, cape. Correct. But feeling ko naman, people need the 1,000 more than the costume. The costume, tama. Kaya ibalik mo na lang, di ba? May ilang percentage yung hindi na naibabalik. Depende baka sa yung costume. Love na love na nila yung costume, hindi na talaga siguro, naibalik. Or else, minsan din nakakalimutan lang or what. And sometimes may they bring it yun back. Hindi na rin namin pinipenalize. The important thing is balik mo yung costume. Hindi pa ba nagagamit na ma-maximize din yung digital innovations ngayon? Kasi kunwari, Airbnb or any other platform, mahihiya ka namang i-trash yung lugar kasi may rating eh. Yung ano, yung tumitira. So, parang yun yung security blanket ng platform kasi kailangan maganda yung reputation. Eh, di ba yung mga humihiram niyan, usually paulit-ulit din silang humihiram once yes, they discover actually, you, no? So, may rating na din ba sila? Wala naman ako nakikita masyadong rating kasi that's too much into internet. But when it came na sa digital, na. Na-notice ko na people don't usually go to the physical store na masyado. They contact us through our messenger. Mm-hmm. Then we show them the picture first. Oo. Kasi malapit na nga ang Halloween. Yes. So marami will be in need of costumes and even Christmas or whatever party. Tuloy-tuloy na hanggang diba, Christmas. Tuloy-tuloy yes, na yan, di ba? So minsan thematic. Yes. So paano kanila makokontakt for the costumes that they can rent out from you? If you want to go to the physical store, we're located at 786 Aurora Boulevard. Barangay Kaunlaran, Cubao, Quezon City. We're very near the Betty Gobel Monte LRT station. Mm-hmm. Social media platform. Iisa lang, social media, iisa lang yun, no? The messenger is Camp Suki Costume Express. One thing I wanna say, huwag na ho yung costume rental kasi hindi namin mabuksan. Costume is Camp Suki Costume Express. Alright. Camp Suki. O yung mga kailangan ng costumes mga, sa mga parties ninyo, yan, Camp Suki. Thank you so much. Thank you Nito, for having me. Thank you. Marami silang choices. Yes. Okay, ito na ang ating ano, may say ka dito. Gelsie, yes, true yan. My grade school pupil yung mother ko na nagsusugal na sa sabungan. The bad side ay sinasama ang bata sa sabungan ng magulang. Ay natuto magsugal, di ba? Ito, my precious wisdom. Parang gusto ko lang gastusin ang pera ko. Pag nag-iipon ako, parang nagkakaroon ng emergencies. Ay, may pinaglaanan agad. Arceli Malyari, ang ganda ng designs ng shirts. Ay, wala na sila. Mami O, hello sa mga magagandang dilag. Thank you. Good morning. Napakaganda ng topic nyo ngayong umaga. Watching from Loyola Heights, Quezon City. Serapio? Wala ka. Serapio Navales Jr. Cute yun sinabi niya. Ang pagnenegosyo ay tumatawid sa pagitan ng tradisyon at pamahiin. Uy, Serapio, pahiram ng quote na to. Ipo-post ko to mamaya. Thank you, Serapio Navales. I hope you don't mind. Antonina thank Santos, you. Diskarte ko ang natanggap. Diskarte ko yung natanggap ko nung isang taon, yung Christmas na cash na aginaldo ko. Itinabi ko. Di ko ginasta yon pambili ko ng regalo. Ngayong darating na holiday, galing mag-ipon na para thank you, saya. Yes. Diba ganun? One year niyang tinago. Thank you so much. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. At lagi niyong tandaan na ikaw, ako, tayong lahat po ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat tayo may kusang palo at dapat umaksyon lagi. At hindi lamang kita ang isipin natin, i-share ang pagpapalang ating natatanggap. Ako po ang inyong practical mom, Chika Servicio rin, May Valle Ceniza. At ikaw naman ang biglang hiningal sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat paghandaan at dapat pag-aralan at syempre dapat laging ipanalangin. Ako po ang inyong kaservisyo, ang financial beshi ng bayan, Savi Duplito, nagsasabing ganyan dapat kasi love ko si Mami Marcy. Oh, nasing it, Mama Let's. Lumalaban sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may panalong diskarte! See you next week! Si May Valle Ceniza. May Valle Ceniza. At Salve Duplito. Salve Duplito. Magbibigay ng mga panalong diskarte. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.